Devotion 122. Magandang araw po. Ang ating pong passage for today ay mula sa aklat ng Mateo, chapter 5, verse 45. Na ang sinasabi siya na ganito, upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong amang nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa mga masasama, at nagpapaulan siya sa mga matutuwid at sa mga di matuwid. Ito ang salita ng Diyos. Ang ating Diyos mismo, siya mismo ang pag-ibig. Kaya naman ang pinakamalinaw na ebidensya upang mapatunayan na tayo nga ay mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo ay ang pag-ibig. Ang pag-ibig natin para sa ibang mananampalataya. Sabi sa John chapter 13 verse 35, kung kayo ay may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo ay mga alagad ko. Yan ang sabi ng Panginoong Hesukristo. Gayun din naman, sa ating pananalangin para sa mga kumakalaban sa atin, na ipapakita natin na tayo ay mga anak ng Diyos. Kung ang mundo ay kadalasan mali or sablay ang pagkakaunawa patungkol sa mabuting balita, gayon din naman ay makikita natin sa pamamagitan ng mga turo ni Jesus na hindi din nagagawa or na isa sa pamuhay consistently ang kanyang mga salita mismo ng kanyang mga anak. Na kahit pa yung mga tao na pinakamalayo sa gospel ay nararamdaman din ang kapangyarihan ng Diyos dahil sa ipinamamalas na pag-ibig at pagpapahalaga ng mga Kristiyano para sa ibang tao. Ito ay madaling napapansin ng iba dahil ang katotohanan ay hindi ito normal na karakter ng isang normal na tao. Kaya naman sa ganitong paraan ay naipapakita natin na tayo nga ay bahagi ng pamilya ng Diyos. Ang similarity natin sa iba ding mga anak ng Diyos at ang patuloy pang lumalago na ating pagkakaparehas sa ating Ama na nasa langit. Halimbawa, hindi ba't ang Diyos ay nagpo-provide ng pagkapala sa lahat ng tao na hindi nakabase sa kung karapat-dapat ba siya o hindi? Dahil kung ganoon, ay walang ni isa sa atin ang makakatanggap ng kahit ano mula sa Diyos. Ang sabi ng Psalmist sa Psalm chapter 45, verses 15 to 16 ay ito, lahat ng mga buhay ay tanging si Yahweh ang inaasahan. Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat na sapat. Hindi nagkukulang, anupat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. So kung ang Diyos ay mapagbigay, dapat lang na tayong mga nagsasabing na ama natin ang Diyos ay dapat lamang magpamalas din ng kaparehas na pag-uugali at magpapahalaga para sa iba, kahit sino pa yan. Kahit iyan pa ay yung mga taong ayaw o kumakalaban sa atin. Now, knowing this thing, dapat lamang na maunawaan natin na hindi dapat limitado or exclusive ang ating kabutihan para sa mga kapatiran lamang natin sa loob ng simbahan. Mas higit na makitaan dapat tayo ng pagmamahal o kabutihan para sa iba, dahil madali para sa kahit sinong tao na maging mabuti sa mga mabubuti sa kanila. Pero tanging mga anak lamang ng Diyos ang may kakayanang maging mabuti sa mga taong hindi nagiging mabuti sa kanila. Dahil ang ating Amang nasa langit ay mabuti sa lahat ng tao. So yun lang po, mag-ingat po kayo. See you tomorrow. Have a blessed day.